Bagong lahat ay magsitayo muna tayo para sa ating panalangin sa pamumuno ni Ginoong Mubarak. Magandang araw, klase. Bago kayo maupo ay tiyakin maayos ang inyong mga upuan at pakitingnan ang sahig kung may mga kalat at pakipulot ang mga ito. Kalihim, maaari kong malaman kung sino sa inyong mga kaklase ang lumiban ngayong araw? Mabuti! Ako ay nag-aalala kung kayo ay kumpleto ngayong araw. Noong nakarang araw ay dinalakin natin ang tungkol sa epikong isinulat ni Rogelio R. Sikat. Ano nga ulit ang pamagat ng epikong iyon, Binibini? Tama, ito ay pinamagatang Raha Sulaiman. Si ngayon, sino sa inyo ang makapagbibigay ng buod ng epikong ating dinalakay? Subukin mo nga, Ginoong Ryan Alawi. Magaling! Tunay nga na kayo ay nakikinig at may natutuhan sa ating naging nakaraang leksyon. Ngayon, klase, bago natin talakayin ang ating leksyon ngayong araw, ay may ipapakita ako sa inyong larawan kung saan kinakailangan ninyong matukoy kung ano ba ang sinasabi ng larawang iyon. Narito ang larawang, klase. Ano sa tingin niyo ang tinutukoy ng larawang ito, klase? Tama, pintas. Bakit kaya? Ano kaya ang kaugnayan ng kwintas sa ating tatalakayin ngayong araw? Malalaman natin yan, kaya maya lamang. Sa puntong ito ay gusto kong ihanda ninyo ang inyong mga sarili sapagkat maya lamang ay magsusulat din kayo ng inyong sariling kwento. Gusto niyo ba yun, klase? Mabuti kung ganon. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay ay mayroong mga nakaambang na talasalitaan kung saan kinakailangan ninyong masagutan ang mga salitang nakasalungguhit sa bawat pangungusap. Nang sa gayon ay makapagpatuloy tayo sa ating leksyon. Maaaring ibang basahin ang unang pangungusap, Binibini? Ngayon, klase, sino sa inyo ang may alam ng kahulugan ng salitang nagbabantulot? Mahusay! Ang kahulugan ng salitang nagbabantulot ay nagdadalawang isip. Basahin natin ang ikalawang pangungusap. May taglay siyang alindog na hindi na mababay sa kasalukuyan niyang kalagayan, kaya ipinaghihinagpis niya ang karukhaan ng kanyang lumang tahanan. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng salitang alindog? Tama, si Ginoo. Ito ay nangangahulugang labis na kagandahan. Pumunta naman tayo sa ikatlong pangungusap. O kahabag-habag kong Matilde, ang ipinahiram kong kwintas sa iyo ay imitasyon lamang, puwet lamang nagpaso. Ngayon, sino sa inyo ang maalam ng salitang, ng kahulugan ng salitang kahabag-habag? Subukin mo nga, Ginoo. Tama, ang kahulugan ng salitang kahabag-habag ay kaawa-awa. Kung saan magiging o kaawa-awa kong Matilde. Ang ipinahiram kong kwintas sa iyo ay imitasyon lamang, puwet lamang ng baso. Ngayon, pumunta na tayo sa panghuling pangungusap. Naglalaro sa kanyang balintataw ang anyo ng tahimik na tanggapang nasasabitan ng mamahaling kutina. Ano ang kahulugan ng salitang balintataw? Binibini. Tama! Ang kahulugan ng salitang balintataw ay isipan. Naglalaro daw sa kanyang isipan ang anyo ng tahimik na tanggapang nasasabitan ng mga mamahaling kurtina. Ngayon na nasagutan na natin ang mga talasalitaan ay hindi na tayo mahihirapang unawain o intindihin ang mga salitang ating matatalakay sa maikling kwento. Ngayon, klase, pakikuha ang inyong mga kopya para sa ating tatalakay. Ngayon, hahatiin ko ang klase na ito sa tatlong grupo. Dito ang unang pangkat, dito naman ang pangalawang pangkat, at dito ang ikatlong pangkat. Ang bawat pangkat ay magkakaroon ng parting babasahin sa maikling kwento. Kung kaya simulan na natin ang pagbabasa. Ngayon na natapos na natin basahin ang maikling kwento, naunawaan niyo ba, klase, kung ano ang inyong binabasa? Magaling! Subukan nga natin kung talagang naunawaan ninyo ang maikling kwento.
Ngayon, sasagutan natin ang mga gabay na katanungan na inyong nakikita sa pesara. Pakibasa na, Binoong Halawi, ang unang katanungan. Sino si Matilde? Si Matilde, tama si Binoo, ay isang babaeng isinulat sa angkan ng mga manunulat. Siya ay isang babaeng nabubuhay sa kahirapan kasama ng kanyang mahal na asawa. Para sa ikalawang katanungan, basahin mo nga, binibining Aliza. Paano nga ba ipinakilala ni Matilde ang kanyang sarili? Tama, ipinakilala ni Matilde ang kanyang sarili bilang isang babaeng may mataas na pangarap sa buhay. Para sa ikatlong katanungan, ano ang pinakamalaking ginawa ni Matilde na nagdulot ng mabigat na suliranin sa kanyang buhay? Tama si Ginoo. Ito ay ang pagiging hindi niya maingat kung saan naghiram siya ng isang kwintas at ito'y kanyang hindi ingatan at kanyang naiwala. Ang pagkawala ng kwintas na iyon ang nagdulot ng malaking suliranin sa kanilang buhay. Para sa ikaapat na katanungan, basahin mo nga, binibini. Bilang asawa, ano ang hindi magandang katangian ni Matilde? Tama. Ito ay ang kanyang kakulangan sa pag-unawa sa kanyang asawa. Na kahit pa alam niyang ang mga bagay na kanyang pinapangarap sa buhay ay hindi pa panahon upang magkaroon siya, pinipilit pa rin niyang magkaroon ng mga bagay na iyon. At iyon ang nagdala sa kanya sa isang desisyong bumago sa kanilang buhay. Ngayong klase, talaga lang naunawaan ninyo ang tungkol sa kwento na ang kwintas. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain kung saan ang gagawin ninyo ay kinakailangan ninyong magawa ang cost and effect chart kung saan sa bandang ito ay inyong isusulat ang mga naging suliranin sa maikling kwentong ating binasa. At sa bahaging ito naman ay ilalagay ninyo ang mga naging epekto ng mga suliranin iyon. Kayo ay binibigyan ko ng 5 minuto upang magawa ang gawain ito sapagkat pagkatapos ninyong magawa ay ibabahagi ninyo ito sa klase. Ang bawat pangkat ay magkakaroon ng isang representante na magpapaliwanag ng inyong naging sagot sa klase. Ngayon, simulan ninyo na ang inyong gawain. Tapos na ang inyong 5 minuto klase kung kaya idikit na sa ating pisara ang inyong mga ginawa. At ang unang pangkatangunan ng magbabahagi ng kanilang mga naging sagot. Mahusay ang pangkat. Talaga nga naunawaan nila ang ating tinalakay ngayong araw para naman sa ikalawang pangkat. Magaling. At para naman sa ikatlong pangkat, mahusay. Palakpakan natin ang inyong mga sarili sapagkat hindi talaga kayo nagpahuli sa pag-unawa ng ating tinalakay ngayong araw. Ngayon ay kumuha kayo ng isang kapat at kalahating papel sapagkat hindi pa dito nagtatapos at inyong gawain. Ang gagawin ninyo ay sasagutan ninyo ang tanong na ito sa loob ng 1 minuto. Para sa katanungan, ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa paksang tinalakay na maaaring mong magamit sa pang-araw-araw na buhay? Ang inyong 1 minuto ay nagsisimula na. Pakipasa na ang inyong mga papel sapagkat ang inyong oras ay nagtapos na. At kunin niyo naman ang inyong kalahating papel para sa ating susunod na gawain. Ang ating susunod na gawain ay gagawa kayo ng sanaysay tungkol sa tanong na ito. Kung ikaw si Matilde,
gagawin mo ba ang kanyang ginawang pagpalit sa kanyang naniwalang kwintas ng kaibigan? O pipiliin mong ipagtapat na lamang ang buong pangyayari sa nagmamay-ari ng kwintas? Bakit? Ang inyong sanaysay ay nararapat lamang na mayroong 7 pamumusa. Kayo ay binibigyan ko ng 5 minuto upang maisagawa ang gawain na ito. At para naman sa inyong reading skill, ay narito ang pamantayan para sa sanaysay na ito. Ang pinakamataas na marka sa sanaysay na ito ay may puntos na 5, kung saan ito ang pinakamahusay. Ang susunod na marka ay ang 4, kung saan ito ang mahusay. At ang pinakamababang puntos ay 3, kung saan ito ay magaling. Para naman sa pamantayan, una sa mga pamantayan nito ay ang pagkakaroon ng malinaw at organisado ideya o opinion, mga ideya ninyo. At para naman sa ikahuling pamantayan ay nararapat lamang na ang inyong sanaysay ay may maayos na gramatika. Ang inyong 5 minuto ay nagsisimula na. Tapos na ang inyong 5 minuto at pakipasa na ang inyong gawain. Klase, dito na nagtatapos ang ating leksyon. Subalit bago tayo magtapos ay mayroon akong pabaong gawain sa inyong lahat. Ang bawat pangkat ay kinakailangan gumawa ng collage mula sa kanilang interpretasyon sa kantang Natutulog Ba ang Diyos ni Gary Valenciano, at ito'y kanilang ilalagay sa loob ng sa buong cardboard. Ito'y ipapasa bukas, maliwanag ba klase? Wala na bang katanungan? Magaling! Kung gayon, kayo ay magsitayo na sapagkat nagtapos na ang ating leksyon.